Hey guys! Welcome back sa Minute Movie Recaps PH. Ngayon, pag-uusapan natin ang Japanese teen horror movie na School Live. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga tropa natin na sina Alvin Tabang Palanya, Ashley, Zyrus at Danrey Mendoza, Bert Enad, Yuwin Sumampong, Gidrix D. Gonzalez, Kenneth Cagayan, Mark Lores Barcenas, Nald Pusio, Philip John Latonio, Robby Tag, Rorono Wazoro at kay Shinoda TV. Back to the video. Warning, spoilers ahead. Nagsimula ang movie sa isang eksena kung saan lumalabas ng eskwelahan ng mga estudyante. Tapos, sinundan ito ng isa pang eksena kung saan tumatakbo sa playground ang bida na si Kurumi. Nag-aaral si Kurumi sa Megurigayoga Private School kung saan meron siyang crush na isa sa mga lalaki. Magaling siyang atleta sa track and field pero nadadapa siya kapag nakikita niya ang poging crush niya na si Senpai Katsuragi. Dahil sa insidente ito, pumunta si Kurumi sa klinika kung saan pinapagaling ni Miss Megumi Sakura na isang guro at isang part-time nurse ang sugat niya. Suki na si Kurumi sa klinika kaya naging matalik na kaibigan na niya si Megumi at isang estudyante na si Yuki na madalas din na nagkakasakit. Sa susunod na eksena, nakita ni Kurumi si Senpai at nahulog siya mula sa bisikleta niya dahil sa pagkasabik na makita ang crush niya ng malapitan. Dahil dito, umuwi silang dalawa ng sabay. Sa daan nila pauwi, pinag-uusapan nila ang degree nila sa eskwelahan at ibang mga bagay. Tuwang-tuwa at kilig na kilig si Kurumi dahil nagkaroon siya ng pagkakataon na kausapin ang crush niya. Kinabukasan, pagkatapos pumunta ni Kurumi ng paaralan, kuwento niya agad kay Megumi ang pag-uusap nila ni Senpai. Nandun din si Yuki at nakikinig siya sa kwento ni Kurumi kay Miss Megumi. Nagsuggest si Yuki na umamin si Kurumi kay Senpai sa mapanlarong paraan at kinutsa niya din si Kurumi dahil sa sitwasyon nito. Inabisuhan naman ni Miss Megumi si Kurumi na maging matapang. Napagdesisyonan ni Miss Megumi na umalis nung tinawag siya ng presidente ng Horticultural Club na si Yuri. Bago umalis si Miss Megumi, inanyayahan niya si Kurumi at Yuki na sumali sa Horticultural Club dahil mukhang humahanga sila sa mga ginagawa sa rooftop. Tapos, naging magkaibigan sina Yuki, Yuri at Kurumi at madalas na silang magsama. Nagluluto sila at kumakain sila kasabay ni Miss Megumi dahil parte silang lahat ng school living club. Nung nagnais si Yuki na kumain ng sibuyas, napagdesisyonan nila na kumuha ng sibuyas sa rooftop ng eskwelahan. Namitas ng sibuyas si Yuki at bumalik siya sa classroom para ipakita ang mga ito sa mga kaibigan niya. Maya-maya, binunyag na ang mga kaklase ni Yuki ay mga imahinasyon niya lang. Sa totoo nga, walang tao sa classroom at magulo ito. Ang mga kurtina ay puno ng dugo, basag ang mga bintana at sira ang mga mesa at upuan. Tapos, makikita natin ang mga estudyanteng naging zombie na nag-iikot sa paaralan. Ngayon, kailangan patibayan ng tatlo at ni Miss Megumi ang rooftop base nila mula sa mga zombies. Nanirahan sila sa rooftop gamit ang mga pagkain at materyales dun. Makalipas ng ilang araw, nawawala na sila ng mga kagamitan kaya napilitan si Yuri at Kurumi na bumaba sa kusina para kumuha ng pagkain. Nagdala sila ng mga ping pong balls, pala at wooden bat para labanan ng mga zombies. Sa daan nila papuntang kusina, nakakita sila ng ilang mga zombies. Ginamit nila ang ping pong balls para madistract ang zombies gamit ang mga tunog ng mga bola. Sa kabila ng mga pagsisikap nila, nakaharap nila ang ilang mga zombies at nung nakita ito ni Yuri, natulala ito. Nung una, inatake ng zombie si Kurumi at nakita ito ni Yuri pero masyado siyang natakot para iligtas si Kurumi. Hindi niya din alam na may zombie na naglalakad papunta sa kanya. Lumaban si Kurumi para sa sarili niya at bumalik siya para tulungan si Yuri na hinahatak ng isang zombie. Nakarating sila sa kusina at kinuha nila ang mga kagamitan na kailangan nila at nakita din sila ng isa pang babae na nagtatago sa aparador. Ang pangalan ng babae ay si Miki at dinala nila ito sa school living club nila. Matapos maabot ang rooftop, sinuri ni Kurumi ang katawan ni Miki para tignan kung nakagat ba siya ng zombie. Matapos malaman na safe si Miki, pinakilala nila ang sarili nila kay Miki. Maya-maya, nagtipon sila para kumain at natuwa si Yuri na spaghetti ang pagkain. Doon, nagulat si Miki na masaya si Yuki sa kabila ng mga pangyayari. Pinaliwanag ng iba kay Miki na medyo nabaliw si Yuki dahil sa mga nangyayari at nabubuhay siya sa sariling mundo niya na walang mga zombies. Sanay na din sila na mamuhay ng ganito sa taas na palapag. Isang araw,
Nakakuha ng bag si Mickey at kinukuha niya ang mga kagamitan na magagamit niya sa kwarto ng mga guro. Habang ginagawa niya ito, nahuli siya ni Kurumi at sinabihan siya nito na puno ng mga zombies ang paaralan at walang pag-asa na makakataka si Mickey ng mag-isa. Gayunpaman, sinabi ni Mickey na hindi lang sila pwede maghintay doon para iligtas sila ng ibang tao. Pinaliwanag niya na kailangan nila umaksyon bago pa sila mawalan ng kagamitan at pagkain. Sinubukan naman ni Kurumi na kumbinsihin si Mickey na magtulungan sila na mabuhay bilang isang grupo. Kinagabihan, habang nag-uusap si Mickey, Yuri at Kurumi tungkol sa ginawa ni Mickey, makikita si Yuki na malungkot sa labas na nakikinig sa argumento. Sa loob, sinisisi silang lahat ni Mickey sa pagiging masaya nila sa kabila ng kanilang sitwasyon. Pinaliwanag naman ni Yuri ang insidente kung bakit sila nanatili sa eskwelahan at bumuo ng club. Sa susunod na eksena, bumalik tayo sa araw kung kailan nangyari ang insidente. Tumitingin sa baba si Yuri, Yuki at Megumi mula sa rooftop at nakakita sila ng gulo sa ibaba. Doon, nakikita nila na tumatakbo ang mga estudyante at kinakagat nila ang isa't isa. Nung nakita ito ni Katsuragi, sinabi niya si Kurumi na tumakbo na pero natulala lang si Kurumi. Para iligtas si Kurumi, tumakbo si Katsuragi para dalhin si Kurumi sa itaas. Habang ginagawa ito, nakakita sila ng ibang estudyante na mukhang nagiging zombie na. Niligtas ni Katsuragi si Kurumi pero nakagat ito ng zombie. Laban sa lahat ng posibilidad, nadala ni Kurumi si Katsuragi sa rooftop at sinara ni Megumi, Yuki at Yuri ang pinto. Maya-maya, nakita ni Yuki ang kagat ni Katsuragi at binalaan niya si Kurumi na lumayo kay Katsuragi dahil nakagat na ito at ibig sabihin nito na magiging zombie na si Katsuragi. Si Katsuragi na mismo ang nagsabi kay Kurumi na lumayo bago pa siya maging zombie at umamin din siya na gusto niya si Kurumi. Makalipas ng ilang oras, naging zombie na si Katsuragi at hinampas siya ng heartbroken na si Kurumi. Maya-maya, para pasayahin ang mga estudyante, binuo ni Megumi ang club na kilala bilang School Living Club. Sa kasalukuyan, laging kasama ni Yuki si Megumi habang kailangan mag-hunt at mag-patrol ng ibang babae. Kahit na matagumpay silang nabubuhay at mukhang maayos naman ang mga bagay sa rooftop, hindi natutuwa si Mickey sa sitwasyon at sikreto niyang hinihiling na atakihin sila ng mga zombies. Gusto niya din malaman kung may iba pang buhay na tao. Kinabukasan, napagdesisyonan ni Mickey na umalis ng paaralan ng mag-isa. Para may sakatuparan ng kanyang mga plano, nagpatugtog siya ng musika sa sound system ng paaralan para malayo ang atensyon ng mga zombies mula sa gate. Habang sinusubukan niyang tumakas, nakita siya ni Yuki at sinundan siya nito habang hinihiling nito na huwag siyang umalis. Gayunpaman, hindi nakinig si Mickey at nagpatuloy siya sa paghahanap ng kotse dahil nakakita siya ng susi sa kwarto ng mga guro. Habang nangyayari yon, pumunta si Kurumi at Yuri sa broadcast room para patayin ang musika. Biglang napunta kay Mickey at Yuki ang atensyon ng mga zombie at napahamak sila. Maya-maya, nalaman ni Kurumi at Yuri ang tungkol sa sitwasyon kaya umaksyon agad sila para tulungan ang dalawa. Dumating si Kurumi para tulungan sila at sinabihan sila nito na magmadali pupunta sa entrance. Sa huli, naalis din nila ang atensyon mula sa dalawa sa tulong ng sports day music at matagumpay nilang naligtas si Mickey at Yuki. Maya-maya, nagigilty si Mickey sa ginawa niya pero pinasaya siya ni Yuki. Dahil dito, mas lumalim ang koneksyon nilang dalawa at nakikipagtulungan na din si Mickey sa ibang babae. Kinabukasan, kailangan pumunta ni Kurumi at Mickey sa warehouse ng paaralan para kumuha ng kagamitan. Sa daan nila, nakakita sila ng mga zombies at lumaban sila bilang isang team. Nagtagumpay sila sa pagpatay sa mga zombies at nakapunta sila sa warehouse. Nagulat sila dahil puno pa ng gamit ang school warehouse tulad ng mga delata at halos lahat ng kailangan ng paaralan para alagaan ng mga estudyante. Habang inuurong nila ang mga kagamitan, nagkaroon ng flashback si Kurumi kung saan tinulungan siya ni Katsuragi na lumayo sa zombie kaya nakagat ito ng zombie. Dahil dito, nalungkot si Kurumi kaya nadistract siya kahit inaatake siya ng zombie. Nung makakagat na ito, niligtas siya ni Yuri. Tapos, kinuha nila ang mga kagamitan at binarikid nila ang sarili nila mula sa mga zombie. Sa paraan na ito, nagpatuloy sila sa mga buhay nila. Masaya silang nakikipaglaro sa isa't isa at tinutulungan nila ang taong may kailangan ng tulong. Lumipas ang panahon at taglagas na. Napagdesisyonan nila na mag-hold ng Autumn Festival tulad ng dati. Naganda ang lahat para dito at tinatago nila ang dekorasyon mula kay Megumi bilang sorpresa. Habang nagdidiwang at nagbabahagi sila ng mga pag-asa at pangarap ng isa't isa, naistorbo ang pagdidiwang nila ng malakas na ingay ng fire alarm. Lumabas silang lahat at inalam nila kung ano ang nangyayari. Sa imbestigasyon nila, nalaman nila na nakapasok na sa gusali ang mga zombies.
Habang nilalaro ng isa sa mga zombies ang isang lighter, nasunog nito ang paaralan. Nung sinubukan nila tumakas mula sa gusali, nakuha nila ang atensyon ng mga zombies at nahiwalay sila nang dumating ang mga zombies. Sinabihan ni Kurumi ang iba na umalis na habang nilalabanan niya ang mga zombies. Sa oras na ito, tumakas si Yuki kasama si Megumi habang nilalabanan ni Yuri at Miki ang mga zombie. Sa puntong ito, kalat na ang mga zombie sa gusali at nasusunog sila. Sa kabilang banda, na-corner na si Kurumi at nasa taas siya ng isang pedestal. Napapalibutan siya ng mga zombies at napagtanto niya na wala na siyang magagawa. Tapos, biglang nagpakita sa kanya ang espiritu ni Senpai at sinabi niya kay Kurumi na nagugustuhan niya ito dahil sa pag-uugali nito na hindi sumusuko at nagtsatsaga siya sa lahat ng ginagawa niya. Dahil dito, nagkaroon ng inspirasyon si Kurumi at napagtanto niya na magaling na atleta siya at kaya niyang tumalon sa taas ng mga zombies at tubakas, kaya nagkaroon na ng lakas ng loob si Kurumi na labanan ng mga zombies. Tumalon siya papalayo kung saan siya napapalibutan at nilabanan niya ang mga zombies sa daan niya at madali siyang nakadaan. Tapos, pumunta siya sa lugar kung saan nagtatago si Yuri at Miki at nalaman niya na lumalala na ang sitwasyon. Nung inisip niya na patay na ang mga kaibigan niya, nakarinig siya ng ingay mula sa sulok at nakita niya na nilalabanan pa nila Yuri at Miki ang mga zombies gamit ang lahat ng lakas nila para protektahan ang sarili nila. Tinulungan sila ni Kurumi at nilabanan nito ang mga zombies. Makalipas ang pakikipaglaban, natalo na din nila ang lahat ng mga zombies kaya nagtagumpay sina Yuri, Kurumi at Miki sa pakikipaglaban sa mga zombies. Gayunpaman, nagulat sila nung napagtanto nila na nawawala si Yuki. Sa kabilang banda, hindi man lang nabanggit si Megumi. Maya-maya, nakita nila si Yuki at nalaman natin na imahinasyon lang pala ni Yuki si Megumi dahil matagal na palang zombie si Miss Megumi nung nahagat ito ng zombie sa klinik. Pagtapos nun, nakita ng mga babae na nilalapitan sila ng zombie na Megumi kaya sinaksak ito ni Kurumi gamit ang shovel para hindi na siya maghirap. Pagkatapos nito, bumalik na sa realidad si Yuki at napagtanto niya na lumala na ang sitwasyon. Nalaman din niya na naging zombie na si Miss Megumi at patay na ito. Dahil dito, nalungkot si Yuki kaya kinokonsol siya ng tatlo. Sa susunod na eksena, napagtanto ng mga babae na kumalat na sa paaralan ng mga zombies at sinira nila ang water supply, kuryente at na-damage din nila ang supply ng pagkain. Nalaman din nila na hindi na pwedeng mabuhay sa paaralan kaya napag-decision na nila na umalis. Bago umalis, plinano nila na magdiwang ng graduation para sa sarili nila. Tapos, nagtipon sina Yuri, Yuki, Miki at Kurumi sa isang classroom at diniwang nila ang graduation nila sa paraan ng pagbibigay ng certificate sa sarili nila at pag-congratulate sa isa't isa. Inilala nila ang lahat ng mga paghihirap na dinaanan nila para makarating sa puntong iyon. Sumaya sila dahil napagtanto nila na nakaabot sila sa puntong iyon dahil sa pagkakaisa nila, pagtatsyaga at determinasyon. Sa huli, kumanta sila ng farewell song at umalis sila gamit ang isang sasakyan matapos maimpake ang mga kagamitan nila. Bago umalis ng paaralan, naalala din ni Kurumi ang crush niyang si Senpai at nagpaalam siya ng may mabigat na puso. Habang umaalis, nakita sila ng ibang zombies at mukhang sira na ang buong bayan dahil sa zombie apocalypse. And that's it for the video. Nag-enjoy ba kayo? Anong movies ang gusto niyong talakayin namin sa susunod na video? Let me know your thoughts in the comments below. For more movie content, make sure to like, subscribe, and hit the notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na bagong videos. Paalam!